IKEA is a Swedish-founded that sells ready-to-assemble furnitures, kitchen appliances, and homemade accessories. It also has a restaurant and food markets inside its store. IKEA has been the world's largest furniture retailer since 2008. IKEA stands for Ingvar Kamprad, the founder's name, Ilmtarid, the place he was born, Agunnarid, his hometown in Sweden. For today's episode, we are going to try their famous Swedish meatballs and other food, and tour around the area. So join me and let's explore. Ayan, so umpisa na natin kumain dito sa IKEA. Ito yung mga in-order nating food. Siyempre, meron tayo dito ang kanilang famous na meatballs. Swedish meatballs. Ito. Ayan. So, 8 pieces. Napakaliit lang ng meatballs. And then, merong mash. And then, may gravy. And then, meron tayong in-order dito na chicken kajun. Ayan. 3 pieces lang. And then, meron tayo ditong roast chicken, tarragon, mayonnaise, and mustard cress. Ayan. Parang wrap. Then, may kasamang ayan, dessert. Chocolate na parang hindi ko alam kung ano to. Chocolate. Basta chocolate. Tapos coffee. Cappuccino. And pisa na natin yung ating food trip dito sa IKEA. First meal of the day. Ito pala yung isa sa mga newest na bukas na IKEA, which is malapit lang din sa bahay. So, sabi ko, try ko muna tikman yung ano nila sa restaurant. First time kong kakain sa IKEA dito sa UK. At so far, itong nakita natin, itong shop nila, medyo maliit. Meron pang isang malaki. Baka next time, try din natin dun. Yung selection ng food nila, sobrang konti. Na-surprise din ako. Sobrang liit lang naman nila. Sobrang konti ng options nila. Pero try mo natin itong parang wrap nila. Chicken, roast chicken wrap. Look. Yan, tahimik. Ang liit din ng seating area. Ito. Ito yung wrap. Ayan. Kaya natin isa. Masarap, medyo creamy. Yung pinaka-ano niya dun. Pinaka-palaman niya. Pinaka-dressing. Sarap. Ayan. May konting alat dun sa pinaka-meat, yung sa roast chicken. Perfect sana. Cappuccino. That was good. Yung first natin ginain was good. Next, try ko naman tong chicken kajun. Ayan. Yung mahaba ang konti. Maganda yung itsura. Ayan, parang may makikita kang mga toast area na parang may mga itim-itim. Ano ba to? Kasama niya sa breadings niya. Ayan, so try ko. Saw muna. Ay, try ko muna to without the ketchup. Mm-hmm.
Masyadong marami yung breadings. Dip natin sa ketchup. Okay naman. Walang masyadong lasa tong chicken kadyon nila. It's better kung isasawsaw sa ketchup para magkalasa ng konti. Tsaka matigas. Next, tikman naman itong kanilang meatballs. Famous ang IKEA sa kanilang Swedish meatballs. Ayan. So, tikman natin. Kasi sabi nila sa Pinas, masarap daw yung IKEA meatballs doon. Ayan, maraming... Nung nag-open yung IKEA sa Pinas, marami talagang pumunta doon ng mga food vloggers. Try natin naman dito sa may London. Eto, pakita ko sa inyo. Ating meatballs with gravy and mashed potato. Parang dami ng mash. Tapos yung meatballs niya, cute lang pala. May options doon na pwede kang order ng 8 pieces, may 12 pieces, meron pang 4, may 24 pieces. So, ito na lang. Kala ko kasi marami na yung 8 pieces. Pero ang cute pala. Ayan, so try natin. Subukan muna natin to. Ayan yung meatballs. Covered with gravy. Dagdagan natin ang gravy. Sabi nila parang lasang ano daw to sa Pinas eh. Parang burger steak ng Jollibee. Ayan, let's find out. Subukan na natin. Tikman natin kung mukha nga bang, kalasa nga ba ng Jollibee burger steak itong meatballs ng IKEA. That was so soft and creamy because of the gravy, peppery, a bit salty, konti lang. Hindi ko masyadong ma-figure out kung kalasa ng ano, Jollibee burger steak. Sakto na yung lasa, parang wala, ordinary meatballs with gravy, nothing really special. Ayan, pero ubusin pa rin natin, okay naman yung lasa niya, approve pa rin naman. Time pa. Sarap lang naman. Ganun lang siguro kasi hindi naman same yung mga ingredients nila ng food dito sa London tsaka sa Philippines. Kaya even yung Jollibee naman dito is hindi kalasa nung nasa Pinas. Kaya ganun, okay lang din. Meatballs with gravy. Yun, parang ordinary meatballs and gravy lang. Yan. Tikman namin tong ano, tikman natin tong mash. Walang kanin, sana nga may kanin. Sarap. Sarap yung mash na in fairness. Parang creamy, parang mga ano, milky, buttery yung flavor. Parang may gatas. Sarap. Sarap. Init pa. Yan sila dito, mahilig sa mga potato, mash. Pero siyempre tayo, Pinoy tayo, no, kanin talaga yung hilig natin. Kung may kanin lang talaga, rice ang ipapartner natin dito sa ano. Isa pa. Meatballs. Ayan. Sarap. Sarap din. Ito naman yung ating cake. Nung in-order natin ito sa self-counter, lumabas kasi ito kasama ng meatballs, kaya kinuha ko na rin with water. Ayan, di ko nga alam kung ano ba ito. Medyo, ayan, yanoy natin, kutsarain natin.
Mukha lang siyang cookies, pero maano pala siya. Para madulas. Natin. Masarap. Hindi siya ganun ka-chocolatey. Hindi ko siya maintindihan actually. Hindi naman siya parang cake. Na ordinary cake na maraming parang ang tawag nito, parang ano sa gitna, parang tinapay. Hindi naman siya parang cake na maraming sponge. Manipis lang. Hindi siya ganun ka-chocolatey. Sakto lang din tamis. Okay naman. Ayan, last bite na natin dito. Coffee na lang tayo. Ayan. Okay na. So far, it's a nice experience as well na matry natin itong kanilang food area, food court area dito sa kanilang restaurant dito sa IKEA. Okay naman yung food natin, really, really special. Kung babiyahe pa kayo here just to try their food, siguro sa ano na lang, dun na lang sa malaking Wembley. Doon tatry ko doon next time kasi baka doon may ano silang malaking restaurant. Dito parang ano lang talaga, parang grab and go, mabilisan, konting options. It's a good experience as well. Ayoko naman sabihin na hindi maganda. Okay din naman. But next time compare natin sa bigger IKEA. At syempre pag uwi ko sa Philippines is try ko rin yung food doon sa IKEA. Ayan, so syempre hindi pa tayo busog, no? Kakain pa tayo maya maya. Ayan, samahan nyo rin ako. And then masyal tayo ng konti dito sa loob ng IKEA nila. Let's go. Ayan yung area nila, yung mga chairs, yung mga tables, and mga house furnitures. Ito naman yung showroom area nila. Ayan, may mga bed. Para may ano ka idea ka kung gagawa ka ng iyong ano room or yung bahay mo. Ayan, ito naman yung pinakasala nila. Mga display. Ang cute lang. Tapos meron ditong kitchen. Ayan, modern kitchen. Napakaganda. Ayan, wow. Beautiful. May oven. Ayan. Mga lagayan ng condiments or mga accessories sa kitchen. Ayan yung sink. It's so beautiful. Ang ganda. Wow, ang ganda naman itong showroom na to. Ito yung dining. Ay, bet to. Ayan, pink. Ang ganda. Wow, ang ganda. Ayan, dito may bathroom. Wow, panalo. Ayan, shower, toilet. To another one. Shower, toilet. Bedroom. Ayan, ito yung parang gusto kong style. Ayan, mga pink. Ang ganda, no? Pinkish yung area. Ayan, ganyan idea yung gusto ko. Ganyan gusto kong design, medyo pink. Dapat maging pinkish yung bed ko. Ayan, ang ganda. Ito na pala yung area ng mga bedsheet, pillowcase. Ayan, so meron din tayong bibiling duvet cover. Ayan, so bali yung bed kasi natin may comforter. So, yung comforter, para siyang manipis na foam. Parang ganun style siya. Ayan. Tapos, babalutan mo siya para din siyang unan. Meron siyang cover, duvet cover. Ayan. Para sa malamig na weather. Kuha tayo. Ito yung kukunin natin dito, mga pink. Katulad ng favorite nating color. So, ito. Ito, pink. Fitted sheet, kuha tayo. Medyo pricey talaga, pero sige lang, minsan lang naman. Tapos, dito naman, kukuha tayo ng duvet cover natin. Ito, ayan, may kasama na daw tong, anong kasama nito? May kasama na daw tong pillowcase, ayan, and then yung duvet cover. Ayan, so, nakabili na tayo. Ito na, wala na, butas na yung ating bulsa, ang mahal talaga dito.
Pero sige lang kasi minsan lang naman. Medyo luma na rin kasi yung mga bedsheet ko dun sa bahay. Ayan, so i-donate na lang natin din yun. Ayan. Let's go, magbayad na tayo para makapag-food trip naman tayo. Ayan, so ang sabi dito, itong complete bedroom daw is for under 540 pounds. Magkakaroon na kayo ng ganitong klase ng bedroom. Ayan, yun yung design. O, pasok tayo. May mga tables. Siyempre, hindi kasama yung computer dyan. Bed, mga frames. Ayan. So, siguro kung hindi naman kayo mahilig sa mga frames, pwede nyo nang hindi isama yung mga yan. Ito lang, bed sheet yan. Magandang idea. May salamin, may curtains. In less than 540 pounds, mga 20,000 pesos. Ayan, nagpasarap naman si Ninang Mel. Ay, sana all. Ayan nyo, someday makakabili na tayo ng ganitong ano, sofa. Maganda para sa bahay. Ayan, ganyan sarap ng unan. Bili na tong bag ko. Sarap ng unan. Naantok na ako. O, diba? Sarap. Sana all. This is so comfy. Ayos. Ito na yung counter nila. Self-checkout tayo. Ayan. Lagay ko muna yung camera sa gilid. First natin. Another. Ito. Ah, that one? Okay. Done. Okay. Oh, tinuruan tayo. Ito daw gamitin natin pang scan. So, ito yung isa kong binili. Ano lang naman to? Baonan. Hanapin natin yung barcode. Ayan. Oh, diba? Bongga. So, meron pa tayo. Ito yung duvet natin. Duvet cover. Pink din. Ayan. Then, yung basahan. Para sa bathroom. Ito lang. Scan ko rin. Kasama pang ano, tinapay. Bill natin. Try natin kung masarap. Ano ba yung barcode nito? Yun. So, ayan yung IKEA na sa likod natin. Nasa loob siya ng mall. Hindi siya katulad ng ibang malaking IKEA na talagang may malaking parking area. Pero so far, spacious naman din yung IKEA nila. Ayan, so dito tayo sa labas. Napakaganda ng weather. Ano pala, mga 2 PM pa lang. So, ano pa tayo ng iba natin makakainan. Grabe, sobrang ganda ng weather today. Ang daming nagpapaaraw, ang daming tao. The weather is so nice. Ayan, hanap tayo ng mga kainan natin. Let's go! Ito na yung next nating food trip naman ngayon. Dito na tayo sa ano, Hammersmith bus station naman. So, meron ditong fast food restaurant. Pangalan is Pure. Umorder tayo ng 2 bowl ng hot meals. Ito yung sa nating bowl. Ang ating chicken korma. Yan, special bowl. And chicken may brown rice, may green peas, tapos merong yogurt. Malaking bowl yan. Mainit pa. And then next, meron tayong in-order na. Ito naman yung kanilang Thai red chicken. Ayan. So, katulad din ng isa, almost the same, pero ito naman is Thai red chicken. Merong chicken, may ang tawag nito, yogurt, brown rice, tsaka merong mga beans na maganda, super colorful. And then, for drinks, more tayo ng iced chai latte kasi mainit. Ayan, umpisan natin food trip natin. Unahin natin itong ating chicken korma. Ayan, ang dami. Mix natin sa rice. Halu-haluin na natin para balance yung flavor. Kasama yung yogurt, yung green peas. Dami palang kanin nito. Tikman natin. Kain po. Mm.
May pagkaano lasa ng coconut. Coconut milk, gata. Ang daming onions. A little bit spicy. Konting anghang. Parang nakukulangan ako sa alat. Kaya masarap, mainit. Ito yung mga food na mabilisan lang orderin mo, mainit na, nakaready na. Para dito sa, perfect na talaga dito sa, yung location na dito sa may bus stop. Main bus station ng Hammersmith. Ayan, kain po. Parang pulled yung chicken na kahimay. Ayan. Isang lasa yung ano? Coconut milk. Ito naman ang ating Thai red chicken. Ayan, may chicken, brown rice as well. Itong mga beans. Ayan. Baby corn and edamame. Edamame pala to. Ayan. Oh, mix na rin natin ito yung baby corn. Mix-mix na rin. May yogurt din. Almost katulad lang siya ng isa. Pero this is a Thai chicken. Tingnan natin. May brown rice. May quinoa rin daw itong kasama. Mix-mix. Ayan, maraming kanin din. Ayan. Ito mas masarap to. Mas creamy. Mas malasa, mas savory. Sarap. Mas gusto ko yung lasa nito kaysa nung sesan, medyo natatabangan ako. Ito yung favorite kong lasa talaga ng Thai red chicken. Para siyang chicken curry. Ang sarap. Wow. Marami ring onions. Ayan, maraming onions. Mga potato. Ayan, daming ano. Daming nakalagay na ingredients. Pero iba yung lasa niya. Mas creamy. Mas masarap. Ayan. Ayan pa. Mas malinamnam to. Medyo maanghang. Sarap yung pagkaanghang. Mas gusto ko to. Sarap. Mas mainit. Ice chai latte. Ayan. Perfect kasi mainit pa panahon ngayon. Try na natin to. Sarap. Ang ating dessert, umorder tayo dito sa Ate Anne's ng kanilang cinnamon nuggets na pretzel. Kalagay siya sa isang paper cup na malaki, punong-puno ng laman. Tikman na natin. Grabe, may mga brown sugar sa top. Ayan yung pretzel nuggets. Meron sila yung buong pretzel, ayan. Buo naman, pero mas maganda na to. Lagay sa baso, subukan na natin.
Pinas, gumagawa kami naman sa probinsya. Parang dough lang, tapos biniprito yung mga local donuts. Tapos nalagyan ng sugar ako. Dati nung high school pa ako, gumagawa din ako nun. Masarap. Ito naman, may cinnamon lang sa extra. Tsaka malambot yung dough. Ayan, dito na po nagtatapos tong ating video for today. Sana nag-enjoy kayo. So, kanina nandun tayo sa IKEA. Nag-food trip tayo doon. Tapos, namasyal lang konti. And then, afterwards, dito naman tayo sa may Hammersmith bus station. Kumain din tayo. And then, yun, yung huli nating dessert is Auntie Anne's. Ayan, so far, so good. Busog na ako. Thank you so much sa mga nanood today. And mega love shout out sa ating mga Filipino mukbangers. At sa lahat po ng mga nasa ating live chat premiere, thank you so much for your love and support. Ayan, so dito na po nagtatapos ang ating video and I hope na nagustuhan nyo to. Please don't forget to follow our Facebook page and subscribe to our YouTube channel, The Hunger Mill Rooms. You can also invite your family and friends to join us. And see you again next time sa ating iba't iba pang food adventures dito lang sa